Alright, so magandang hapon mga kabisdak. At nandito pa rin tayo sa Imus, ano? Medyo traffic na kasi ang oras natin ay anong oras ba? 4:30. Siyempre, labasan na ng mga kasamahan natin, mga kababayan natin sa kanilang mga trabaho, kaya medyo masikip na ng konti ang kalsada. Alright. So, kagaya nga ng nakita ninyo dyan sa ating thumbnail, in this vlog, pag-uusapan natin ay dalawang topic. Isa din ito sa mga importante na dapat nating malaman kasi alam ko na marami itong matutulong sa atin, ano, for our safety at para maging maayos din yung performance ng ating mga motorsiklo. Unang-una nga na pag-uusapan natin is about sa fuel injector cleaning or FI cleaning. Do I recommend? Ako ba ay nare-recommend ko ba ang FI cleaning? Lalo't lalo ay nasa 30,000 odo na tayo. And gaano ba ka-importante ang replacement ng fuel injector? Fuel filter rather. So ako, nagpalit na ako ng fuel injector nung, kung hindi ako nagkakamali, nasa 15 to 20,000 odo nung nagpalit ako at sobrang dumi na talaga niya. Na validate lang yung kailangan talaga natin magpalit ng ating fuel filter nung napanood ko itong video na to. So few days ago, habang nasa bahay lang ako, nagbabrowse-browse lang ako ng mga videos, nanonood lang ng mga kung ano-ano, and I was able to watch this video. Ito po ay documentary ng National Geographic at in-upload dito sa Facebook page na ito. So, ito nga yung kwento nung Flight 780 ng Cathay Pacific. Ano ba yung nangyari dito sa flight na ito? Ito po yung flight na nagkaroon ng problema while they are approaching to landing. Ang both engine po niya ay nagkaroon ng failure. Ngayon, para lang po sa kaalaman natin, ang mga piloto po ay trained para palipa rin or para maging okay pa rin yung paglipad ng eroplano kahit merong engine failure. Kahit isa lang yung engine na gumagana. Pero ito nga nangyari dito sa flight na ito, sa eroplano ng Cathay Pacific 780. By the way, this is bound to Hong Kong, galing ng Indonesia. Both engine ay nag-fail. To make the story short, paano nag-fail ang engine ito? So, through investigation, nalaman po nila na yung fuel filter ay nasira. Paano nasira ang fuel filter nito? Nang dahil po sa salt water or dahil sa asin. Paano nangyari? Well, ang fuel po kasi ng mga eroplano, kaimbak sa ilalim ng lupa, merong sasakyan para i-transfer yung fuel na nakaimbak papunta ng eroplano. Tapos doon sa truck, nandoon yung fuel filter at yun nga, nag-fail yung fuel filter at nasira. So ang nangyari, merong mga white substances, yun nga, na-confirm nila na it was salt. Na-contaminate niya yung engine or the fuel system of the airplane. Kaya ganun, nag-failed both engine. At mabuti na lang, nangyari yon, malapit na sila dahil na rin sa knowledge, lakas ng loob ng mga piloto ay naisalba nila yung flight. So wala pong nangyaring masama sa kanila, pero talagang they called for a pen. So pag sinabi pong pen, pagka tumawag po ang piloto, just para alam lang natin, ano, pag tumawag po ang piloto ng pen, hindi po ito yung pen de sarapen, ha? Pag nag-declare sila ng pen, ibig sabihin, ini-inform nila yung ground crew na there is an emergency sa kanilang aeroplano. So kailangan bigyan sila ng priority. Binigyan sila ng clearance to land on a boat runway kung saan sila mas convenient na mag-land kasi nga that is an emergency. Yun nga ang nangyari, ano, bakit ba nagkaroon ng salt doon sa fuel system nila? They found out through investigation na yung imbakan pala ng fuel ng mga eroplano ay nagkaroon ng parang renovation. May renovate
o nilakihan yata, in-improve, and then ang nangyari nga, na-expose yung mga tubo. Eh, itong airport na to, kung hindi ako nagkakamali, may lapit siya sa dagat, kaya ganun po ang nangyari. And after that, the recommendation of the investigators is, syempre, improve yung mga fuel filter para hindi nga magkaroon ng problema sa mga susunod na na flight, no? Lalo na nung engine na yon. So, how it is going to be related sa pag-uusapan natin ngayon? Siguro yung iba iniisip ninyo na eroplano naman yun eh. Ba't motor tayo? Pero, pag napanood yung mga videos dyan, ang iba sa mga examples nila is, yun nga, yung engine ng car ay minsan hinahalin tulad nila sa engine ng aeroplano. So, there is no difference actually. Kasi pare-parehas nga na ang ating mga sasakyan, it's either pang himpapawid, pang dagat, or pang tubig, or pang land, ay pinapatakbo ng makina. At pinapatakbo ng gasolina. Very important na kailangan yung ating mga fuel filter ay talagang maayos. Kaya sa lahat ng ating mga kagulong, nire-recommend ko po sa inyo na magpalit na kayo ng fuel filter. Siyempre, pagka tumatagal ng inyong motorsiklo. Lalong-lalo na yung mga mahilig magpagas kung saan-saan. Lalong-lalo na yung mga nagpapagas sa hindi talaga kilala na mga gasoline station. Lalo na yung mga nagbobote-bote, yung mga mahilig sa magbobote-bote kasi we don't know how they handle the gasoline, lalo na yung mga nasa bote-bote. So, pagdating naman po sa fuel injector cleaning or the FI cleaning, para po kasi sa akin, ayoko po, no, hindi ko po sinasabi na nare-recommend ko o hindi ko nare-recommend. This is my personal choice. Ito po yung mga paniniwala ko na hindi po ako in favor sa fuel injector cleaning. Ang pinangahawakan ko po, tatlong mekaniko na kasi na pinagkakatiwalaan ko, ang nagsabi sa akin na hindi talaga recommended ang fuel injector cleaning. Kasi that is a very sensitive area of our engine. So kapag kahalimbawa hindi marunong or hindi maayos yung naglilinis sa fuel injector natin, there must be changes in terms of the performance. No? Kasi ang fuel injector po, from the word itself o ang tawag sa kanya, it injects fuel into our engine. So, very calculated po yung fuel na pumapasok sa ating engine. Depends on how much throttle yung binibigay natin, no? How much power. So, kapag ka nagbago yon, magkakaroon din ng pagbabago sa performance ng ating motorcycle. That's what I believe, okay? Ako, ang gagawin ko sa motorsiklo ko, nasa 30,000 odo na ako, nagpalit nga ako ng fuel filter that was 15,000 odo kung hindi ako nagkakamali. Tapos ang bala ko, instead of FI cleaning, ang gagawin ko na lang ay bibili ako ng fuel injector. Papalitan ko na lang siya ng bago. Pwede kang tumingin ng ibang brand. Tapos, para makapag-decide ka talaga, mas maigi din na magtanong-tanong ka muna or manood ka ng mga reviews sa YouTube. Definitely, meron naman yan. At tsaka ka makapag-decide. Nasa inyo na lang po yan after nyo manood ng video na to kung ano po ang pinaka-desisyon ninyo. Pero kagaya nga po ng sinasabi ko sa inyo, ito pong decision ko is based on a little bit of knowledge and at the same time a recommendation of my trusted mechanicos. Alright, so once again, thank you so much for tuning in to our channel. Sa mga hindi pa po nagsasubscribe, please don't forget to subscribe. And once again, this is Beside the Cool Moto Vlog. Paalala po, ride safe sa ating lahat. And God bless. Alright.